Hello, good morning mga friends! Ngayong umaga ay pag-aralan natin kung paano ang mag-schedule ng meeting within our own organization. Samahan niyo ako, tara! Okay, ang first na gagawin natin ay let us go to Google Meet. So, magagawa natin yan by starting your browser. This time, magagamitin ko ay ang Microsoft Edge browser. And then, pagdating niyo dito, you hit google.com. Ayan. So nasa Google na po tayo. Pagdating nyo po dito sa Google, ang una nyong gagawin is to check the account na naka-sign in sa Google, sa system ng Google. So currently, ang naka-sign in ngayon na account sa Google ay ang personal account ko, which is this one. Now, ang problema dito, si Google Meet meeting na ating gagawin ay nakadepende doon sa klase ng account na ating gagamitin sa pagsiset up ng meeting. So, kung nagpapa-meeting ka using your personal account, pwede mong ma-invite ng mga tao ay private people or pwede rin yung mga ibang tao na nasa isang organization as long as you allow them. Pero, para maging seamless ang ating scheduling ng meeting today, we have to switch our account to the organization's account or to the account na ginagamit namin sa organization. Ganun din kayo. You have to switch to a professional account. Ang ibig sabihin yan, yung account na binigay sa'yo or yung ginagamit mo sa inyong organization, within the organization, bago ka mag-create ng Google Meet meeting. So, in our example today, ako'y teacher sa DepEd. So, ang gagamitin kong account ngayon ay ang aking DepEd email. Ibig sabihin po nun, ang Google Meet na ating i-schedule ngayon ay para lang din sa mga kasamahan namin sa trabaho or mga kasamahan natin sa trabaho. Hindi pwede rito sumali yung mga private people na nasa labas ng ating organization. Okay, so to do that, we have to switch our account. So, yung personal account, hindi kayo gagamitin prior to going to Google Meet. So, I will select now the appropriate professional account dito before we go to Google Meet. So, kung titingnan nyo, ito na ngayon yung naka-sign in. So, sabi niya, this account is managed by deped.gov.ph. So, ibig sabihin, yung account na yan, it belongs to our organization, which is DepEd. Your organization might be different. Siyempre, kung depende kung saan organization ka belong, provided for na naka-sign up sila with Google. Okay. Now, let's go now. So, since naka-login na yung ating account, yung ating DepEd account sa Google, we go now to this icon here, parang tile icon. Ilalabas nito ang mga Google Apps, no? Google Apps ng Google para sa pwede nating gawin within that account. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa Google Meet kasi yan ang ating punteriya po ngayon. So, upon clicking, you will go now to the homepage of Google Meet. Itong homepage po na to ng Google Meet ay kakaiba dun sa homepage ng Google Meet kung saan ang personal account mo ang gagamitin. So, pagka work account na gagamitin mo, ganito po ang itsura ng home screen ng Google Meet. Now, from here, you can now join or start a meeting. Just click it to join or start a meeting. So, click mo lang yan and then you enter the meeting code kung binigyan ka, may binigay sa'yo. Kung mag-join ka, dapat may binigay sa'yo ng meeting code. Kung hindi ka naman binigyan, pwedeng link siguro ang binigay sa'yo. Kung kagaya natin ngayon na mag-host tayo ng meeting, lalagyan mo ng pangalan yung iyong meeting, nickname or live lang. Pwede naman, no? Lalagyan natin ng pangalan. Kung ikaw naman yung mag-join, syempre lagay mo dito yung meeting code na binigay sa'yo. So, since we are hosting a meeting, we are going to give our meeting a name. So, let's say LDM2. Ayan. LDM2 Module 4 Group 4. Ayan. For example, yan ang pangalan ng ating meeting. Okay. So, pag nalagyan mo na, click continue. And then, Google Meet will now try to get you to the preview screen. Ayan. Hi. So, preview screen po yan. So, yung ibig sabihin yan, makikita mo sa screen na ito kung anong itsura mo pag nag-join ka sa meeting. So, here, you have two buttons here.
You have the microphone and your camera button. Now, pag tinik mo yung microphone, it will turn off the mic. Okay? It will turn off the mic. Ibig sabihin, hindi ka maririnig po ng mga kausap mo dun sa inyong meeting. And you can also turn off your camera like this for the reason na siguro hindi ka confident na umarap sa camera, o di ka nahiya ka, or may dumi sa mukha mo, or may ginagawa ka pa kasi kagigising mo lang, mga tipong ganun, at kailangan mo nang mag-join ng meeting agad-agad. So you can turn off the camera so that the people within the meeting cannot see you. Ang makita lang po nila ay yung logo ng iyong DepEd email. So for this tutorial, we may turn the camera on and also the microphone on. Okay, but if you join the meeting, always take note you have to turn your camera off before you join the meeting. Okay, now dito naman sa right side, you have here the join button and the present button. And then you can also join this meeting by your phone kung ikaw ay nasa US. I think sa US lang yata ito pwede itong join and use a phone for audio. Now, if you click join now, pupunta ka na sa meeting proper. If you click present, halimbawa, ikaw yung presenter sa meeting na yun at na-late ka, for example, nagmamadali ka, you can quickly press the present button and then i-join ka na ng Google Meet doon sa meeting ninyo na nasa presentation mode ka na. Okay? Pag tinik mo yan, yan, nasa presentation mode ka na, papipiliin ka na agad kung ano yung i-present mo, yung entire screen ba or yung application window, no? Now, if you don't want to present, you can click the join now, ano? So, let's click the join now. And here is your meeting information. Now, you can add others here by using this code or this name. Right? You can add people here. Ito na yung meeting link mo, so you can share this one to others. Now, since we are in our organization, ang first nating gagawin is to click this one, this host controls, no? Mahalaga ito. And turn off the quick access. Now, what we just did is that we just turned off the quick access. Ganito kasi yan. Kahit sino na may DepEd email, kapag nakita nila na active yung meeting na to, yung meeting na yan, pwede silang mag-join. Kasi within the organization din kasi sila. Kahit taga-ibang school sila, kahit sa ibang group sila, or taga-ibang district sila, as long as they have the link, they can join your meeting. Kahit hindi naman talaga sila kasali. Halimbawa, nagpapameeting ka lang for your school. So, hindi naman pwede na school A, mga personal sa school A, bigla na lang sasali doon sa meeting mo. Eh talagang ang meeting lang naman na yun ay ginagawa mo lang para sa school B. Okay? Kung ang meeting mo ay school A lang, dapat yung mga people lang from school A ang magipag-join sa meeting mo. Yung mga people sa school B, hindi pwedeng mag-join doon sa meeting mo. Ito ang function nito, quick access. So, you must turn this one off. When turned off, everyone who isn't invited must ask to join. Okay? Including people in your organization. So, pag hindi ka inimbita, hindi mo inimbita dito, then they have to ask for permission from you. Ganun po yan. Okay? Then leave these settings off. Now, personally, I keep this one off. Okay? Kasi nasubukan ko na naka-on yan. And then my isang tao na biglang sumali na hindi naman taga sa amin within district. Although teacher din siya, pero I think he came from Pampanga, I think. Siyempre, nationwide yung ating organization na DepEd. So, bigla siyang sumali. So, di ba? Creepy. So, you have to turn this one off. Okay? Alright, now let's go to other settings na. Now, let's go here. Dito naman po, this one is the sample meeting. Ito yung meeting info. Ito yung meeting info ng meeting room na ginagawa po natin ngayon. No? Ito yung meeting nickname. So, pag in-enter nila yan sa join nila doon, yan, mapapasok sila sa ating meeting. Or, in other way, pwede mong i-copy yan. Right click, copy, and then send it to the people na gusto mong kasali sa meeting mo. Yan yung meeting link na tinatawag. Or just simply copy the joining info here. And copy the joining info here. And then send it to the people you want to be a part of your meeting. Okay? And then dito naman is the control for your microphone.
Syempre, you can turn off your microphone if you don't want others to hear what you're saying, or you don't want the background noise to be heard while others are speaking. Pwede mong patayin yung mic. And you can also turn off your camera if you don't want others to see your face. O di kaya may gagawin ka, hihigop ka ng kape, for example. Then you can turn off the camera para hindi nila makita. Okay. Now, this button here will have you leave the call. So pag prenes mo ito, end call, maalis ka dun sa meeting. It doesn't necessarily na ang meeting ay hindi na magpapatuloy. Pwede magpatuloy pa rin yung meeting kahit wala ka na. As long as mayroon pa rin mga tao na nandoon. Okay, now here is the turn on captions button. Ang gagawin po nito, if you are going to click this, Google Meet will try to decode what you're saying, but it's only available for English. Tingnan natin ah. Let's try to speak in English, but right now Google Meet can't do that because my microphone is off. So I'm going to turn the microphone off. On. Hello. I am just trying to use the captions option. This is just a sample meeting for the DepEd personnel. Anybody who's a private person cannot join this meeting. And I think the turn on captioning is really capturing my English speaking really well. Ano? Maganda talaga oh. Pero pag nagsalita ako ng Tagalog, hindi na yata niya kayang isulat. Tinan nyo. It's trying. Oh, sinusulat niya. Hindi na ang Tagalog. Hindi. Okay. Alright, so that's, you see now, nakikita nyo na kung ano ang trabaho ng captioning. Patayin na natin because it's creepy. Now, this one, yung present, the present now is that will give you the option to present. Kung ikaw yung magsasalita using your, for example, your PowerPoint presentation, pwede kang mag-present. Now, you have two options here to present your entire screen. So, ibig sabihin niyan, lahat ng nangyayari po sa inyong screen, pag pinili niyo, for example, lahat po ng nangyayari sa inyong screen ay makikita ng lahat ng viewers. Okay? Or you can simply select a certain window. Ayan. Pag may window ka doon na gusto mong i-present, bawa, nag-play ka ng YouTube videos, pwede mong gawin yun. Yung isang window, nag-play ng YouTube videos, present mo sa kanila. Yung window lang na yun ang makikita nila. Okay. Then here, you also have some options here. You have the option to record the meeting. So, re-record ng Google Meet yan. You have the option to change the layout ng mga participants. Ayan. So, leave it auto if you don't want to change it. And then, dito rin, may turn on captions. Nakita nyo na, parehas din yan. And then, settings sa mic, sa speaker, and the host controls. Okay? Ayan. Ayan pala, oh. So, quick access when turned off. Ayan. Only people invited by the host can join without asking. Everyone else must ask to join, including people who dial in. Then, people can't join anonymously. Ayan. Only hosts can dial out a meeting. Okay. Alright. So, yan. So, sabi ko nga kanina, you have turned. That's what the settings have. Okay. Then, you also have use a phone for audio. I think this is only possible for US. Okay. Then, report a problem. My problems meet. And then, report abuse. And then, help. Okay. Pretty much it naman. Now, here is the show everyone. Ito yung mga participants. Makikita nyo, may number doon. Bibilangin nyo kung ilan yung participants sa meeting mo. This one, so pag-click mo yan, lilista nyo sa baba yung mga participants na nandito. Okay? It's also from here now, you can add people. Nabawa, live na yung meeting mo, you can add people here. You can just click that and then invite people. For example, I'm inviting this one. Ayan. So you can send the email. Okay? Ayan lang, mag-invite doon, no? And then, dito, sa chat, you can send a hi. You can send the message and be read by everyone. Hi. This is just a sample meeting. Ayan. So, I click enter and voila, the message goes there. Okay? Ngayon naman,
Okay, and then the other icons here, this is the clock. So this is now the current time that I'm recording this video. And this is your avatar or yung itsura mo dito. And if you're going to click this one, you will go there to the screen. Yung entire screen na yan, dyan ka pupunta. Alright, and then... And if you click this one, you'll go to the tab or window here. Okay, so that's pretty much it. Ganyan lang ang Google Meet, ano. So, ang mangyayari dito, para may makita kang ibang tao dyan sa Google Meet, right now, walang ibang tao dito kasi po, this is just a tutorial. But if you want to add people, you simply click here, and then you copy the joining information, and then send the meeting to any messaging platform, kagaya ng Messenger, and then everything will go. Everybody will see the meeting invitation and then they will click that meeting and then it will appear here. Isa-isa po silang mag-appear dito sa list na ito. Kung invited mo sila, hindi na sila kailangang magpapaalam. Kung hindi mo sila in-invite, what I mean is, wala siya sa invitation mo dito, hindi mo ginamit ito. Mag-appear dyan sa screen na yan ang blah 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 wants to join. Do you want to allow him or admit him? Mayroon siyang tanong na ganun. Okay, so that's it. Thank you for watching.